Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako po ay nagbibigay ng dobleng paggalang po sa ating ginagalang, minamahal, beloved Pastor Will Distrada Almeda. And we always cherish the blessed teachings and memories po of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear. And I give respect din po to their beloved children. Magandang tanghali po. And to our beloved Ate Tet po and beloved Kuya Luke Smith po sa dako po ng Indiana, USA, and sa family po ng beloved Kuya Pog sa dako po ng San Francisco, magandang tanghali na po. At gayon din po sa inyo mga minamahal, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Muli ako ay nabigyan ng pagkakataon upang aking mapasalamatan ang dakilang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Balikan ko lamang po ang pagpapala sa akin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus way back po nung ako po ay 1 year old pa lamang po, mga minamahal, sa mga hindi pa po nakakarinig ng aking pototoo. Ako po'y lubos na nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po, ngayon po ay talagang pangalawang buhay na po ito na ipinagkaloob sa akin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinasasalamat ako po dahil po nung ako po ay baby, ako po ay nagkaroon ng tigdas itim po, mga minamahal. Alam po natin, mga minamahal, ang tigdas itim na yan ay talaga pong deadly nung mga panahon na yon. At talaga pong mga panahon na yan po ay ako po ay ang beloved mother ko po at talagang nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tinuro po sa kanya ng ating beloved Mama Dear na magtiwala lang sa mahal na Panginoon, mag-ayuno, iasa lang sa mahal na Panginoon ng aking buhay. That time po, gawain po, talaga pong lumapit po yung beloved mama ko kay beloved Mama Dear po upang magpalehans po. Pinalihas niya po yung aking picture, mga minamahal. Talaga po nariyan, naramdaman po ng aking beloved mama ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talaga po, nung time na po yun, bago po makadalo yung beloved mama ko, hindi na po talaga ako nagtitake ng gatas, mga minamahal. At nangingitim na po ako, sobrang payat na rin po. And after po ng banal na gawain, after po na magpalehans po sa ating beloved pastor and beloved mama dear, nung pag-uwi po na aking beloved mama, nakita niya po na may pagbabago po sa aking itsura. Hallelujah! At nariyan nga po, ako'y umiyak at talaga pong nung pinadede niya po ako ng gatas, talaga pong tinake ko po yon, mga minamahal. At after that po, talagang binalik po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking kalakasan. Hallelujah! At pinapasalamatan ko rin po, mga minamahal. Nito lamang po, last June po, meron pong APE sa office po, that's annual physical examination po. Nag-undergo po ako ng X-ray po, mga minamahal. Talaga po hindi ko po inaasahan na nagkaroon po ng findings, PTB, minimal bilateral po. So bilang tao po talaga, mga minamahal, nariyan po na medyo natakot po ako, ngunit nariyan ang comfort ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinaramdam sa akin ng mahal na Panginoon na wala akong dapat katakutan. That time po talagang sinearch ko po yung heart ko, mga minamahal, kung saan po ako nagkulang. Nariyan talagang pinaalala sa akin ng mahal na Panginoon na ang mga pagkukulang ko, at talaga po pinagsisihan ko yan sa Hallelujah at sa unang panalangin ng ating beloved pastor. Nung June po talaga, first week ng June, ramdam na ramdam ko po yung grabe po yung pag-ubo ko. Talaga pong minsan po talaga hindi na po ako makahinga, bumabara din po yung ilong ko. Ngunit talaga po nung nalaman ko yung result na yan, nagpuri ako na nagpuri sa mahal na Panginoon, umasa ako sa mahal na Panginoon. At ngayon po, mga minamahal, gradual healing na pinagkaloob sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi na po ako nagpa-second opinion dahil alam ko po na kiniklaim ko na po na ang mahal na Panginoon ang nagpagaling sa akin. At talaga pong naramdaman ko po yung kaginhawaan na pinagkaloob sa atin ng aking pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko rin po, mga minamahal. First week po ng July, Friday po, mga minamahal, galing po ako ng trabaho.
Ngayon, papunta po dito sa gawain po. Friday po yun, mga tanghali po hapon. Talagang po kapag nagmamaneho po ako, mga minamahal, nariyan po na sobrang kaantukan ko. Minsan po talaga, tinatapik ko po yung mukha ko para lang po talaga mawala po yung antok ko. Mga hapon na po yun, around 3 po, 3 to 4, papunta na po ako dito sa gawain. Nariyan po talaga iba po yung antok ko, mga minamahal. At talaga pong nakatulog ako habang ako'y nagmamaneho. Ngunit, hallelujah, salamat po sa ating pinakamamahal pa yung Jesus. Talaga pong segundo lang, nagising po ako. Dapat po, straight po yung daan ko. Pagkagising ko po, nakatagilid na po ako. Hallelujah. Talagang kung wala po ako sa mahal na Panginoon, nadisgrasya na po ako at nakadisgrasya na po ako ng iba pang tao. Ngunit salamat po sa panalangin po ng ating mahal na pastor Narian na nag-iingat po every time po na nagmamaneho ako. Talagang pinag-iingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At minsan na po, ako'y nagpapasalamat dahil another blessings na naman po na pinagkaloob sa akin ng mahal na Panginoon na kapag po talaga proven and tested, mga minamahal, na kapag desire po ng puso nyo talagang ibibigay ng mahal na Panginoon, lalo na po kapag talagang ikakabuti nyo. Hallelujah. Ayun nga po, pag Friday po, kasi hindi na po ako nakakaabot ng gawain. Minsan, finest na lang po, talagang iniyak ko po sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, desire ko na makadalo ako sa gawain mo ng buo. Hallelujah. Talaga pinag-pray ko po yan sa ating mahal na Panginoon. Lumapit po ako muli sa may-ari po ng company namin. Ang sinabi ko, in-explain ko po sa kanya na choir member po ako. Then, nais ko po talagang makadalo. Yun po yung first request ko po na makapag-out po ako ng mas maaga. Ngunit nung last time po na nagpaalam ako, talagang sabi ko po, kahit half day na lang po ako sa trabaho. Then after that po, napakabilis po ng proseso dahil alam ko po ang mahal na Panginoon ang nag-iipo sa kanya. At ayun nga po, dali-dali niya akong pinayagan na mag-half day na lang. Hallelujah. Though half day po yun, pero yung pay po sa akin is buo. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang pinasasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil nga po, ako lamang po yung napapaburan ng ganong request, mga minamahal. Minsan po, nagtatanong po yung ibang employee po, bakit parang ako lang daw po lagi yung pinapaboran ng ganun. Ang sinasabi ko lang, dahil yung pinapaalam ko is about naman sa gawain ng mahal na Panginoon. At talaga, ako ay naglilingkod sa totoong Diyos. Kaya yung boss ko po, hinihipo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Pinasasalamatan ko po yan dahil talaga po ngayon, patuloy akong nakakapagtrabaho na malaya akong na ihahayag, malaya ko pong napapractice po yung pananampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talaga po pinasasalamatan ko rin po minsan ang mga minamahal. Last June lang din po, yung beloved father ko po, nakaramdam po siya ng paninikip ng dibdib niya, mga minamahal, hindi niya po maipaliwanag, na parang magpa-pass out na po siya. Talagang hindi rin pa... yung that time po talagang gusto niya na pong ipikit yung mga mata niya. Ngunit talaga po sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nanghingi po kami agad-agad ng prayer po sa ating beloved pastor po. Nariyan po, instant po, nawala po yung sakit ng dibdib niya. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Pinasasalamatan mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil kung wala po kami sa banal na gawain na to, hindi po namin alam ang gagawin namin sa lahat po ng mga dumarating na pagsubok sa aming buhay. Despite na may mga pagsubok, problema, nariyan ang mahal na Panginoon. Lagi kaming ginagubayan, na-overcome namin ang aming mga problema, pagsubok. Dahil din po sa panalangin po ng ating beloved pastor, patuloy na nanalangin araw at gabi para sa atin.
At pinasasalamatan ko rin po, mga minamahal, na ako po ay 12 years na pong ginagamit bilang isang maawit. Hindi man po ako karapat dapat. Ako po ay kanyang kinahabagan. At pinasasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapalang financial, physical, at higit sa lahat ang pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pagsasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.